Hugasan lang muna nating mabuti yung pork belly at saka punasan ito ng paper towel hanggang sa matuyo. At dahil wala akong tools na pang meat tenderizer, gagamitin ko na lang itong dulo ng kutsilyo para pantusok-tusok sa balat ng pork belly. Ganun din ang gawin natin sa kabilang side ng pork belly, yung sa parting laman. Tusok-tusokin din natin ito para malambot at hindi mahilaw yung loob ng pork belly habang ine-oven mamaya. At saka lagyan na natin ito ng asin. Pagkalagay ng asin, medyo itatambay natin yan ng mga 10 minutes muna. Huwag nyo munang i-oven kaagad. Itatambay natin yung asin para ma-release pa yung mga existing na tubig sa loob ng karne. After 10 minutes, babalikan uli natin yan. Tapos lalabas dyan yung mga moisture ng pork sa loob. Tapos pupunasan uli natin ng paper towel yan later. Punas lang ng punas pag kami nakikita kayong tubig sa balat ng baboy. Tapos ayan na, ready na siya for oven. Iset nyo lang siya sa loob ng isa't kalahating oras sa mahinang temperature. After 1.5 hours, ilabas na natin siya sa oven at ready for frying na yan. Gamitan natin ito ng non-stick frying pan. Gamitin din natin yung naipong mantika mula sa pinag-ihawan ng pork belly, tapos dagdagan na lang natin ng konting vegetable oil. Ilagay na natin yung pork belly na nakaharap yung balat sa ibaba. Kasindihan yung apoy at iset ito sa low heat. Mag-set din ng timer ng 10 minutes para hindi makalimutan ang piniprito. Promise, walang talsik-talsik na mangyayari habang piniprito ang pork belly na ito within 10 minutes. Yung balat lang naman ng baboy ang ating ipiniprito dito guys para ma-achieve natin yung crispiness na gusto natin. Kaya kahit wag nyo nang iprito yung laman ng baboy kasi luto naman na yan. Kapag na-achieve nyo na yung crispiness na gusto nyo sa balat ng baboy, hanguin nyo na yan at pahingahin sa cooling rack ng 10 minutes. Konting tiis pa guys, kahit alam natin na medyo 2 oras na ang kinakain ng pagluluto natin ng ating lechong kawali. Iyon ay para naman syempre habang naka-rest siya dun sa cooling rack, tumutulo yung mga natitira pang oil dun sa loob para hindi maging oily yung kakainin natin, hindi maging greasy. At saka yung natitira pa niyang init sa loob, nagki-create pa yun ng mas the more na nagiging juicy at the more na nagiging crispy yung balat. Kaya habang para hindi tayo mainip na or matempt na hiwain kaagad at kainin yun kasi mawawalan ng saysay yung ina-achieve nating juicy and crispiness ng ating lechong kawali, maghanda na lang tayo ng pang side menu. Ayan, kalimbawa gaya ng sausawan na ginagawa ko, kung gusto nyo lang naman gawin nyo rin ito. And after 10 minutes, ayan na, pwede na nating, sagutom ko guys, hindi ko na alam ang sasabihin ko, pwede na nating hiwain yung ating lechon kawali. Ayan, nakikita nyo naman guys sa paghihiwa ko, diba? Hindi na kailangan yung malaking kutsilyo na ginagamit ng iba na nagva-vlog. Kahit yung mali, simpleng pangbahay lang na kutsilyo, ayan oh, dahil nga super juicy, super lambot ng pork belly at saka tama lang yung pagkaka-crispy ng balat, madali siyang hiwain at saka super sarap talaga guys. At saka syempre hindi naman siya masyadong maraming asin, diba? So hindi siya maalat, tama lang. Bet na bet ko to guys. Kaya ayan, kung gusto nyo lang naman tong recipe na ito, okay lang, gayahin nyo. Yan, kung gusto nyong
hindi kayo ang magluluto, pero napanood nyo to, kung gusto nyo magpaluto sa iba, i-share nyo na lang tong video. Kung ayaw nyo naman silang matuto, wag mo nang i-share. Pero thanks for watching! Tara, let's eat guys! Unang subo for you!